down kami. Kasi umalis kami sa Mindanao na ang mabigat yung loob nila eh. Kasi... Hi Lex, good morning. Morning, Kuya. Para naman to sa mga nakakarami, sa para sa mga sumusuporta sa iyo at ng mga mahal, para mas makilala pa nila kung sino si Lexi sa likod ng camera. Before, yung life mo, wala ka pa sa SY. At ngayon nga sa SY ka, yung mga pinagdaanan mo dito, ano-ano yung mga pagbabago dun sa buhay mo, before and after? Ako kasi, ano, sa totoo lang, ayok na agad ako, wala pang, laki po ako sa hirap. Though kahit mag-isa lang akong anak ng mama ko, kasi single mother po si mama ko. So, hindi nag-work yung relationship nila ni papa ko, kaya mag-isa akong tinaguyod ni mama. Tumutulong po kay mama yung dalawang tito ko, na kapatid niya. At saka kasama po namin yung lolo ko tsaka lola ko dito. So, balik kami lang po yung nandito. Sobrang swerte ko po sa family ko kasi kahit wala akong father, napagtapos nila ako ng pag-aaral at napalaki nila akong maayos na bata. Masasabi ko naman na hindi naman ako parewara. Nasa maayos na landas ako. Naturuan nila ako ng pagiging down to earth, maging mabait, maging masipag, ganun. Kahit mag-isa lang akong anaking, minsan nasuspoiled ako, pero madalas hindi. Kasi hindi po kami ganun kataas ng estado sa buhay. Gaya nga po nang sabi ko, laking hirap lang ako. Yung dalawang tito ko po, hindi nakapag-asawa yun. Para mapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya, nung nakagraduate ako, tapos nakapag-work ako, simula nun, never na akong nag-skip ng tulong sa kanila. Kasi, responsibilidad ko na sila. Kasi nga dahil hindi sila nakapag-asawa para lang sa akin, hanggang ngayon po, single yung dalawang tito. Tapos sabi ko nga, ba't di pa kayo bumuo ng sarili niyong pamilya? Okay naman na stable na ako, sabi ko, kaya ko na. Ngayon, time niyo naman para sa sarili niyo. Sabi nila, hindi na daw po kailangan. Ako na daw po bahala sa kanila pag matanda na sila. Kasi, kumbaga lumipas na daw eh. Yung time nila para sa sarili nila. Kasi nga lahat napunta sa akin. So, sobrang proud ako sa family ko. Sa dalawang kong tito, especially kay mama. Dahil nataguyod niya ako ngayon na nandito ako. Ayan. Unti-unti ko pong nakakamit yung pangarap ko. Malayong-malayo sa buhay ko dati. Dati, estudyante lang ako. Sapat na baon lang pagpapasok ako sa school. Ganon, elementary, high school to college. Simula nung nakapag-work ako, doon ako bumawi. So ngayon, medyo gumagaan yung buhay namin. Pero may trabaho po sila. Hindi ko po sinasabing umaasa sila sa akin. Never po nangyari yun. Kahit nung nagka-work na ako at tumutulong ako, never po sila nag-stop ng trabaho. Yung dalawang tito ko, tsaka si mama ko, may regular work po talaga sila, regular job. Bali, hindi lang nagtatrabaho si lolo ko tsaka si lola ko dahil matatanda na po sila. So yun, sobrang laki ng pagbabago ng buhay ko dati sa buhay ko ngayon. Isa yung SY sa dahilan. Yun, si Lexi, isa lang simpleng tao dati. As in, makikita mo lang kung saan. After school, lalabas, minsan kasama yung classmates. Ganun, simpleng buhay.
Kaso hindi ko gano'n nakukuha yung gusto ko, nabibiling gusto ko. Dahil wala pa akong sariling kinikita ng mga time na yun. Ibang-iba sa ngayon dahil napoprovide ko na yung needs ng family ko. Needs ko. Gusto kong bilhin, gusto kong ibili para sa kanila. Kayang-kaya na. So, sa mga hindi nakakaalam pa about sa life ko, wala po akong father, hindi ko siya kasama. Hindi namin siya nakasama, actually. Bata pa lang ako, nag-iwalay na sila ni mama. Kasi hindi nag-work yung relationship nila. So, pulis yung father ko. Alam mo yung pag-pulis. Medyo mga babaero. Hindi ko nila lahat. So, yung father ko, ganun kasi siya. Kaya, naisip ni mama na umiwalay na lang. So, sa Cotabato po ako pinanganak, sa Mindanao. Then, nag-transfer kami dito. 23 years na po. Ay, 21 years? Sige, sabihin natin, 21 or 20 years na akong hindi nakaka-uwi sa Cotabato. Mula nung lumipat kami dito. So, wala akong contact sa father ko or sa side niya. So, parang nagsolo na lang kami ni mama nung dalawa kong tito, lolo ko tsaka lola ko dito sa Pampanga. Dito na ako nag-aral, dito na ako nakapagtapos, dito na ako nakapagtrabaho. Ayun. Hmm. Ano ba ang pangalan ng father mo? Ang pangalan niya daw Robin. 20 years na kayo hindi nakikita? Oo, kuya, kasi if I'm not mistaken, parang 3 years old dito lumipat kami. Nangangarap ka ba na someday makikita kayo? Hindi na po siguro, kuya. Bakit naman? Parang wala naman akong reason kasi since bata ako, never po siyang naging papa sa akin. Never siya naging ama. So, kinaya namin ni mama yun, tsaka nila, tito ko. So, hindi ko na kailangan. At tsaka dalawa ni father ko ngayon, yung dalawa kong tito. Mm, parang sila yung tumayong yung tatay ko talaga. Kaya hindi sila nakapag-asawa, kuya. Dahil sa akin. Na-focus sila sa akin. Beside doon, ano yung mga struggles mo o yung mga pagsubok na ibinato sa'yo ng buhay? Kung maalala mo. Yun nga po. Bukod sa broken family ako, nung lumipat po kami dito, galing Cotabato, galing Mindanao, hindi po ganun naging maayos yung buhay namin. Medyo nahirapan maganap ng trabaho yung tito, yung dalawa kong tito, at saka si mama ko. So, nung time na yun talagang down kami. Kasi umalis kami sa Mindanao nang mabigat yung loob nila eh. Kasi nga, may nangyaring gulo, kaya kami umalis doon. Dahil hindi nagkasundo si mama ko, at saka yung sa side ng father ko. So pagdating namin dito, parang wala pa kaming address kung saan sila mag-work, kung paano kami magsisimula, kung saan kami titira. Pero ano, nagawa ng paraan yun kasi may kamag-anak kami dito. Yung mga tita ko, mga pinsan ni mama ko, kapatid ni Lola ko, sila po yung tumulong sa amin para may matirahan kami dito. At para makapagtrabaho yung dalawa kong tito tsaka si mama ko. So hanggang ngayon, dun po sila nag-work sa shop ng tita ko. Kung makikita niyo po sa vlog, yung Airplane Woodworks na factory. Dun po nag-work yung dalawang tito ko tsaka si mama. Sa tita ko po, sa pinsan po nila. Kaya malaking tulong po sila sa amin. Kasi pagdating namin dito sa Pampanga, no, wala kaming alam dito talaga. Sila po yung nag-guide sa amin. Sila yung tumulong sa amin. Kaya ngayon, hanggang ngayon, dito pa rin kami namumuhay. Dito na kami nag-stay. Ano yung mga experience naman na hindi mo makakalimutan dito sa SY bilang family? Yung bonding. Though minsan may mga hindi pagkakaintindihan dito, medyo nagkakagulo. Pero sobrang sayang magtrabaho dito.
Kasi ramdam mo yung concern ng bawat isa. Kahit sabihin mong naiinis sa'yo yan, pag time na down ka, mararamdaman mo pa rin na nandyan pa rin sila para sa'yo. Yung bonding namin, pag nagbubundok, ikaw, kuya, sa'yo ko first time kasi na-experience yun, yung mga ganong experience. Tapos, masaya talaga ako. Bukod sa wala na akong iniisip na. Kasi financial ko stable na talaga dito sa SY. Bukod dun, nandyan yung mga friends ko, sila Kat, si Angel, kayo. Parang mga tatay na namin, kuya na namin dito. Family, sila parang mga kapatid ko na. Yun, ano, sobrang saya. Sobrang sayang mag-work dito sa SY. Wala akong mako-comments na negative dito. Kasi sobrang saya talaga. Nag-enjoy ako. Ano yung mga pangarap mo pa in the near future sa... Siguro kuya, after ng contract ko dito, after 5 years, kung matapos man, sana umabot nga ng ganun. Siguro sa time na yun, sapat naman na yung ipon. Para makapag-negosyo, ayan. Kasi gusto ko, tumatanda na po kasi sila mama, tsaka sila dito ko. So gusto ko magtayo ng business kahit maliit lang. Yung para maging stable lang talaga yung buhay namin, masettled ko na. Para may income, kahit wala na akong work. So business, for my family, ganun. For myself also, syempre. Eto real talk. Totoo ba yung sabi-sabi na may pagka-tomboy ka daw? I-explain ko yan, guys. So since sinabi ko sa inyo na only child ako, at sa Mindanao ako pinanganak. So pag-transfer namin dito, nandito sila tita ko, di ba? Pinsan ni mama ko. May mga anak yung mga tita ko na yun. At lahat yun, lalaki. Wait lang, bibilangin ko. 6 na pinsan ko, puro lalaki. Tapos ako lang yung babae. So, hindi magkakalayo yung edad namin. Pagdating ko dito, mga bata pa kami, hanggang sa lumaki kami, elementary, high school, college. Kami lang talaga. So, ako lang ang bukod tanging babae, nag-iisa. Plus sa bahay, sila tito ko pa, since sila yung naging tatay ko. Sa kanila ako lumaki, parang iba na yung trip ko. Parang hindi ko nakuha yung trip ng mga literal na babae talaga. So, nakasabayan ko lumaki yung mga pinsan ko ng mga lalaki. So, kung ano yung laro nila, laro ko din hanggang sa paglaki namin. Nakasanayan ko yun. Kaya, yun, medyo may pagka-boyish ako, pero hindi ako tomboy. Hindi ako pumapatol sa kapwa ko babae. Boyish lang. Yun, sa part na yun. Pero hindi ako tomboy. Meron ka bang mensahe sa mga kasamaan mo dito sa loob ng SY o specific na tao? Mapapanood nila to. Ayun. Pangkalahatan na lang. Ilalat ko sa lahat. Ayun guys, sobrang saya ko na makatrabaho kayong lahat. Marami akong natutunan sobra, lalo sa'yo kuya, sa pagiging resourceful sa bundok. Siguro kung di ko to na-experience, pag napadpad ako sa bundok, someday hindi ko alam ang gagawin ko. Pero ngayon, alam ko na. Kahit sa corn, mabubuhay ako. Kahit sa gabi, kahit sa kamote. Alam ko na yung gagawin ko para malampasan yun, yung mga ganong klaseng karanasan sa bundok. Tumawid ng ilog kahit malakas yung agos. Alam ko na lahat. Hindi naman lahat siguro, pero marami akong natutunan dahil sa iyo. Dahil sa inyong lahat. So yun guys, nagpapasalamat ako sa SY family. Unang-una sa lahat kay Boss Paul sa opportunity na to, kay Ma'am Abeng, sa iyo Kuya Aaron, Kuya Ayan. Yan. Sa inyo pong lahat na talagang head namin dito, na talagang nag-handle sa amin. Kahit sobrang pasaway namin, minsan nagpapapatol na nga kami. Kasi talagang palagay kasi loob namin eh. As in sobrang parang ramdam mo yung family. So pag sinabi mo to ngayon, labas dito. Limot, kinabukasan okay na ulit. Ganun yung buhay namin dito, sobrang saya. So nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ayan, sa mga parang kapatid ko na rin dito, sila Raisa, sila Yano, si Cindy, si Kat, si Angel. Ay, kasi si Denden kasi umalis na, so... Pero naging part pa rin si Denden naman ng SY. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat. Kasi, yun, sa pag-iintindi niya sa akin. Yun, pikon nga ako eh. Tawag nga sa akin dito, overheating. Kasi madalas ako mag-overheat pag... Ewan ko, pero mabilis din mawala. Ganun lang talaga. Kanya-kanyang ugali naman.
So yun, sobrang nagpapasalamat ako. Sobrang saya ko na nakapag-work ako dito. Sana mas tumagal pa tayong magkakasama. At kung may madadagdag, sana mas marami, mas masaya. Ayan. Mensahe so, para sa lahat ng yung supporters at nagmamahal sa'yo. Ayan guys, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pag-support nyo sa akin. Ayan. Ramdam na ramdam ko yung suporta nyo. Siguro may mga ibang group pa na hindi ko familiar sa akin or hindi ko alam na nagsusupport sa akin kasi busy po, hindi namin ma-entertain talaga. Maraming salamat po. Ayan, sa Lexi Gang, sobrang maraming salamat po sa inyo. Hindi lang po doon, sa lahat ng group, Lexi Nation, kung ano pa yung iba, sobrang maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin. Sana hindi lang po sa akin, sa lahat din sa amin, mga kabatang hamog. Huwag po sana kayo magsawa na sumuporta. Maraming salamat. I love you all. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasan man ikaw ang pangarap ko, makuha mo ba kaya ako'y yakan at yakapin? Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kay